Ganito lang mag-propagate to. Ayan, oh. Rooted na yan, oh. Oh, naputol ko yung ibang ano. Ayan, may makikita ka dito. Ayan, oh, paghiwalayin mo lang yan. Make sure na yung bago niyang, yung mga shoots niyang bago, ayan, may kasamang ugat bago mo siya, oh, katulad nito, oh, na-separate na siya. Ayan. Pag mga ganito, make sure na may mga bagong ugat or may kasamang ugat siya. Tulad yan. Babaklasin ko to. Ayan. May ugat siya dito kasama. Ayan. Tapos yan. Tutuloy natin. Ayan. Kahit walang cutter, kirin-kirin yan. Basta magugas kayo ng kamay pagkatapos nyo mag-propagate. Ayan. Mabubuhay na yan. Bagong silom na yan. Ayan o. Bagong ano na yan ulit. Tapos, make sure na may mga ugat siyang kasama. Katulad yan, oh. Putol-putol lang. Mas maganda nga siyang, yung ano, Brazilian, mas maganda sa propagation or paramihin. Kasi, yung local, pinuputol pa yun dito sa gitna. Hindi siya masyado nagkakaroon ng shoots dito. Yan, katulad yan, oh. Puputulin mo lang. Kahit wala akong cutter na gamit. Napuputol ko na siya. Basta may kasamang ugat. Yan. Yan. Bagong silong na yan. Dami kong nakuha ah. Yan. Yan yung mother plant na to. Hello! Hello, hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa po ako ng mga video all about plants. For today's video, pag-usapan natin yung 5 mistake na ginagawa natin sa pag-aalaga nitong mga, ayan, yung mga nasa harapan ko, nasa harapan nyo, ay ang silom. Mapa-Brazilian man yan or local na silom, ito yung 5 na pagkakamali natin sa pag-aalaga natin sa kanila. Marami pa to, kaso lang, ang tawag dito, inipit ko lang siya hanggang 5. So, 5 tips para hindi rin siya mamatay sa inyo. Number 1 na mistake natin sa pag-aalaga nitong mga silom na to, kaya namamatay, ay ang wrong potting mix. Kasi naniniwala ako, yung potting mix talaga ay may pinakamalaking parte talaga sa pag-aalaga natin itong mga silom na to. Kasi isang beses na ako namatayan nito na ang mahal-mahal pa dati ng bili ko, nasa 400 plus pa. Bali, nakwento ko na rin ata to nung gumawa ako ng video about dito kay silom. Ayan, yung ano na yan, yung video na yan. Ilalagay ko na lang sa description box kung anong link niya para mapanood nyo kung sakaling nahirapan kayo sa pag-aalaga nito mga silom na ito. Ang potting mix na ginagamit ko sa kanya ngayon, kasi marami na akong silom, bumibili na talaga ako ng maramihan sa Mindanao ko to nabibili. 10-10 yung ano, pinapa-LBC ko, 10 piraso, kaya marami yan kasi ayan, maraming baby yan. Maling potting mix kasi, pag mali yung potting mix mo, may possibility talaga na mamatay yung halaman mo na silom. Kasi medyo maselan silang halaman or medyo maselan sila pag hindi mo pa nakukuha ang ano nila, ang kiliti nila, parang ganun. Ang gamit ko sa kanilang potting mix ay 70% garden soil. Kung wala kayong garden soil, kahit loam soil, pero depende yun sa loam soil nyo kasi minsan may loam soil kasi na walang ano, walang pam, walang ang tawag doon, rice hull. Pag walang rice hull, ano na lang, lagyan nyo na lang ng rice hull. Kung marami naman nakita nyong rice hull, huwag nyo na lagyan ng rice hull kasi yung nabibili ko kasi sa akin, kaya nilalagyan ko ng 30% na rice hull, tapos 70% na loam soil. Kasi yung loam soil na nabili ko, ang dami kasi nung nabili ko, na 40 packs kasi yon. Pero konti na lang natitira dito sa akin. Parang 4 na lang ata na bags yung natitira dito sa akin. More on putik siya, tapos wala talaga siyang rice hull na kasama. Kaya check nyo muna yung loom soil nyo kung may kasama ng rice hull. Pagka buhaghag naman na yung loom soil na nabili nyo, okay na yun kay silom. Meron lang po akong paalala sa mga bumibili po ng halaman na uprooted or yung galing po sa Shopee, kasi seller po ako ng Shopee. Dapat po pagka ang parcel nyo po or yung halaman nyo na dumating sa inyo ay healthy, hindi na po namin hawak kung masisira or malalanta po yan sa inyo pagka naitanim nyo na siya. Kasi healthy po silang dumating sa inyo. Mas maigi po, picturean nyo yung halaman pagka dating ng ano, ng parcel. Para malaman po namin ng mga seller, nagsasabi ako po. Ano ba yun? Nagsasabi po ako as a seller kasi yung may na-encounter po akong customer na okay na po yung silom na dumating sa kanya. Malulusog. Bago sila sinip, bago ko siya ipack,
pinipicturan ko po talaga yung mga halaman. Tapos, doble-doble po talaga ang ginagawa kong packaging niyan. Kahit maparami pa yung packaging tape, kahit maparami pa yung, ang tawag doon, yung karton, tsaka yung bubble wrap, para lang maging safe yung halaman. Pero, pag safe na pong napunta sa inyo, at kayo na po yung maglalagay sa paso, pag ilang araw po na nasira yung halaman, hindi po namin hawak yun. Kayo na po yung may problema nun, hindi na po sa amin, hindi na po namin hawak yun. Pero, pagdating kasi sa akin, kahit naman i-chat nyo ako or i-text nyo ako, or kasi may number naman dun sa Shopee online ko. Tapos, mabilis din po ako mag-reply. Kung hindi nyo alam kung ano yung potting mix, kasi hindi naman ako nagbibida-bida. Pag hindi nyo tinanong sa akin yung potting mix or kung ano, paano alagaan yung halaman, hindi ko talaga sila sasabihin. Hindi ko rin i-chat yun. Basta ang sinesend ko lang po sa message ng o-order po sa akin ng halaman ay yung mga pictures, kung paano ko sila pinak, kung ano po ang itsura ng mga ugat nila. Kasi kahapon may na-encounter ako, nag-chat sa akin sa Shopee na messenger, parang messenger kasi siya ng Shopee. Sabi niya, nag 5 star daw siya sa akin. Gusto niya bawiin yung 5 star kasi nagtutunaw daw yung silom niya. Para sa part ko naman, medyo na-stress ako ng very very light kasi syempre, hindi ko nang hawak 'yon. Dumating yung plant sa kanya, may picture pa siya na healthy. Tapos nandun pa sa ratings na healthy yung plants. Kahit yung dahon healthy, pati yung ugat healthy talaga. Ni hindi man lang nagkaroon ng yellow leaves kahit na tatlong araw sa shipping. Ngayon, mga apat na araw sa kanya. Pinicturan niya, tapos parang nagsusunog, may mga sunog na dito. Siguro, mali yung pwesto na pinaglalagyan niya. Kaya number 2 na mistake natin sa pag-aalaga nitong mga selum na ito, ay yung wrong place. Wrong place kasi pag bago pa lang siyang repot, pag kalalagay niyo lang siya sa kahit yung mga matatanda niyo ng selum, tapos irerepot niyo, tapos ilalagay niyo sa mainit na pwesto, naiinitan ng araw, masusunog po ang mga dahon nun agad-agad. Lalo na pag-propagation din yung gagawin mo, tapos ilalagay mo siya sa mainit na pwesto, or kahit hindi siya natatamaan ng direct sunlight, basta makareceive lang siya ng sunlight, kahit pa shaded pa yan, masusunog pa rin po yung mga dahon niya. Kailangan po, medyo itatago niyo siya sa hindi muna masisinagan or matatamaan ng araw. Up to 3 to 4 days, itago niyo muna siya sa hindi tatamaan ng araw, tapos tsaka niyo siya i-introduce after 4 days, pagka alam niyo na tama na yung potting mix na nilagay nyo sa kanya. Tapos, wag nyo muna siyang diligan agad-agad ha. Kasi baka mamaya, diligan nyo. Ang dapat po na pwesto ng selum natin, pag bago pa lang halaman natin, or bagong repot pa lang natin, bagong lagay pa lang sa paso at sa potting mix niya, ay unang-una dapat mahangin yung pwesto. Tapos, wag munang naiinitan up to 4 days. Tsaka nyo siya ilagay sa harapan ng bahay nyo, or yung matatamaan ng morning sunlight muna, pagka after 4 days na nandun siya sa hindi tinatamaan ng araw. Tapos, tsaka nyo siya diligan, yung potting mix na nilagay nyo sa kanya, diligan nyo na, tapos lagay nyo na sa pwestong mahangin at nasisinaga ng kahit kaunting araw, kahit morning sunlight ng 2 hours. Wag na wag nyong kakalimutan na kalimutan yung selum ng 4 days mahigit or mga 1 week mahigit doon sa hindi tinatamaan ng araw or walang hangin na nare-receive kasi mamamatay siya doon. Lalo na pagkabasa yung soil na ginamit mo sa kanya tapos hindi siya nahanginan, so hindi matutuyo yung soil niya. Ayaw kasi ni silom ng laging nababasa yung laging basa yung potting mix niya. Ang tendency noon matutunaw yung mga ugat niya. Pag natunaw yung mga ugat niya, magkakaroon siya ng mga tuyot na dahon or magluluha yan, kasi nangyari na yan sa akin dati sa nabili kong Brazilian silom. Yun pala, nasisira na pala yung ugat niya. Kaya nagkakaroon na ng pagluluha na dito tapos araw-araw yung pinupunasan ng mama ko tsaka ng anak ko yung dahon niya kasi punong-puno na ng tissue pati dito sa baba, pati dito sa paso niya. Yan, pinaglalagay na yung mga tissue dyan kasi nga, puna sila ng punas pag nakikita nilang may basa dyan. Kasi, ang na-research ko dati, mali pala yung research ko, na hindi daw sila pwedeng i-miss, sabi doon sa research ko. Tsaka yung napanood ko sa YouTube, bawal daw silang galaw-galawin kaya hindi ko rin ginalaw yung ugat nila. Yun pala, okay lang noon pala siyang i-mist kasi natatakot ako noon pag minist ko sila or in-sprayan ko sila ng tubig or dinligan ko sila dito ay matunaw yung mga dahon kasi nga nagtutunaw na nga. Yun pala, kaya pala nangyayari yun kasi natutunaw na pala yung ugat niya sa ilalim. So anong gagawin nyo pag natunaw na yung ugat sa ilalim? Unang-una, yung indication na nagluluha dito tsaka
parang nasusunog na, nagiging ganito na yung ano, yung silom nyo, yun ay nagro-rootrot na sa ilalim niya. So, baklasin nyo na yon, tanggalin nyo na yung potting mix, palitan nyo ng potting mix. Make sure na ang ipapalit nyong potting mix ay bago na, kasi kung nag-rootrot na yun dun sa ilalim, ang mangyayari, meron na yung fungus doon sa loob. So, hindi nyo pwedeng gamitin yung potting mix na nagkaroon ng rootrot. Kung gusto nyo gamitin pa yun sa susunod, kailangan, babad nyo po, ay ano muna, tawag dito, painitan nyo muna ng bonggang-bongga kahit mga 1 week sa init ng araw para mamatay yung fungus niya. Tapos, yung roots, ugasan nyo ng maigi hanggang matanggal yung mga bulok na ugat. Saka nyo isprehan ng alcohol para matanggal yung fungus or algae na nandun. Tapos, pahanginan nyo or patuyuin nyo ng kahit mga 2 oras. Saka nyo siya iripat ulit after 2 hours or pagtuyo na yung ugat niya. Tapos, make sure na ang pot nyo ay nilinisan nyo or sinabon yung maigi at pinatuyo yung maigi. Kasi para mawala yung fungus niya, para hindi siya bumalik yung mga algae niya, hindi matunaw ulit yung mga ugat niya. Kadugtong yun ang number 3 na pagkakamali natin sa pag-aalaga ng silom ay ang wrong pot. Wrong pot kasi baka ang pinaglalagyan mo sa kanila ay masyadong malaki na paso. Dapat ang ilalagay niyo po, ang gagamitin yung paso sa kanya ay 2 to 3 inch lang yung laki sa ugat niya. So, i-ano nyo yun. Yung ganito kasi, 1 inch na yan. So, tatlong ganito lang. Pag sumobra na sa 3 or kahit mga 2 nga lang eh. Ganyan lang, oo. Pag sumobra na sa 3 mahigit na, hindi na pwede yun sa silom kasi mabababad nga yung mga ano niya, yung mga ugat niya sa potting mix niya. Pag masyado marami yung potting mix mo kasi malaki nga yung paso mo, so, ang tendency nun, matagal matuyo ang potting mix mo. Ang mangyayari nun, matutunaw ng potting mix niya yung ugat niya kasi nakababad sa tubig araw-araw. Make sure na ang paso nyo ay malinis, walang, kung recycle man yung paso nyo, make sure na binabad nyo yun sa sabon or kinuskus nyo ng sabon or pinainitan nyo sa araw or pinunasan nyo yung pot nyo. At make sure may butas yung paso kasi minsan nagkakamali tayo. Akala natin may butas yung paso, hindi natin nakita na wala pala. Ayan. Dapat may butas yan ng marami. Yung iba kasi apat lang yung inaano tapos maliliit pa. Make sure na lumalabas yung tubig. Lalo na pagbago yung halaman nyo. Pag diniligan nyo, tingnan nyo kung bumababa ba yung tubig. Pag hindi, dapat ano, palitan nyo na agad or butasan nyo na agad. Kasi pag nababad siya sa tubig, tsugi ang silom nyo. Yun po talaga yung mahirap pagka mag-order ka sa Shopee or sa online ng halaman. Tapos, syempre, ikaw pa ang gagawa ng potting mix niya. Ikaw pa ang gagamit ng paso or ikaw pa mamimili ng paso. Pero ang kagandahan doon, katulad noon, ikaw pa yung mamimili ng paso. Hindi mo na kailangang magrepat pa kasi ikaw na nga ang magrerepat. Tapos mas makikilala mo yung halaman mo pagka ikaw yung nagagawa ng potting mix. Mas may thrill pagka ikaw yung gumagawa ng potting mix kasi kung nakita mong nasisira na yung halaman mo, kunyari nagkamali ka ng potting mix, papalitan mo agad 'yon. So hindi mo na yung gagawin sa susunod na araw, sa susunod na bili mo sa kanila. At mas mura ang halaman pag sa online kasi ililes na yung paso, ililes na yung potting mix kasi syempre pag dito sa Maynila, bibilin pa rin namin yung potting mix na ito. Hindi naman namin 'to nakukuha kung saan o kaya sa kapitbahay kasi wala naman kaming garden sa likod, parang katulad sa probinsya na may makukuha ka lang mga garden soil sa likod bahay. Syempre pag dito sa Maynila, ano pa rin, kabilang 'yun sa presyo yung soil na bibilihin mo. Yun nga lang, risky talaga. Nasa customer talaga yung risk. Kung hindi mo kayang alagaan yung halaman na yon na basta-basta na lang ito yung gagamitin mong paso, ito yung gagamitin mong potting mix. Kung hindi ka talaga nagre-research, mamamatay talaga yung halaman mo. Na bagong bili. Kahit pa yan, binili mo sa garden, kung wala ka doon alam sa halaman na yon, mamamatay at mamamatay pa rin yon. Kahit may green thumb ka pang sinasabi or nakakabuhay ka ng ibang halaman. Nabubuhay din pala yung paso. Ibang halaman, nakakabuhay ka ng ibang halaman, yung mas nakakabuhay ka pa ng mas malalaking halaman. Kung hindi mo kilala yung halaman na binibili mo, mamamatay at mamamatay pa rin yon kung hindi mo siya i-research or hindi ka kukuha ng opinion ng ibang tao. Number 4 sa pagkakamali natin sa pag-aalaga dito, sa silom na ito, mapa-Brazilian man yan or local silom. Ang kaibahan pala ng local tsaka yung Brazilian. Ganyan yung Brazilian ha. Maikli lang yung ano niya, yung petiole niya. Unlike dun sa local, meron akong local dito. Ay, hindi kita. Wait lang. Yung local ganito siya, tapos mas mahaba yung petiole niya. Unlike dito, maiikli, tapos mas firm yung mga, mas matitigas yung mga ganito niya, petiole niya.
Tapos mas firm yung mga ano niya, mga katulad nito. Makikita mo siya, sobrang bushy niya kasi may maliliit na lumalabas dito. Unlike sa local, wala kang makikitang mga maliliit. Kasi lumalaki talaga siya ng bonggang-bongga. Ito, ayan o, may mga maliliit yan dyan. Tapos ito yung malaki o. Hindi siya masyadong lumalaki. Hanggang ganyan lang siya. Pero pagka nakalagay naman to sa, ano tawag dito, sa direct na ground, lalaki pa rin siya katulad ng yung ordinaryong silom or yung local na silom. Tapos ang kaibahan pa nila, mas mura yung local na silom kaysa dito sa Brasilia na to. Ayan. Pero mas maganda siya. Para sa akin, mas maganda yung local. Ay, yung local. Yung ano, yung Brazilian. Kasi, kung maliit lang yung bahay mo at maliit lang yung space mo, ganito lang ang alagaan mo. Kasi kung katulad dito, masyado siyang ano, kalat-kalat. Pabuka siya. Kalat-kalat siya. So, kakain talaga siya ng pwesto. Pagka wala kang pwesto, pangit siyang tingnan kasi sabog-sabog siya. Hindi katulad dito, na sobrang firm niya, firm na firm yung mga dahon niya. Yung watering kasi, pagka ang dilig mo ay araw-araw, tapos yung pwesto mo pa ay hindi masyadong mahangin, mamamatay yung silom doon. Ang watering ay depende kung tuyo na yung potting mix ng halaman mo. Siguraduhin muna na 2 to 3 inch or kahit na tuyo-tuyo hanggang dito sa ilalim yung potting mix bago mo siya diligan. Kasi si silom, gusto niya kahit papano natutuyuan siya or yung to the bone talaga yung ano niya, yung uhaw niya. Tsaka nyo siya diligan. Ayaw nila nang dinidiligan araw-araw. Pero meron akong silom sa katulad sa video ko dati. Yung silom ko nakalagay sa malapit sa saan nga to, gripo. Eh yung gripo, syempre pag spray ng may mga bata, nag-i-spray. Natutubigan siya lagi. Pero nagta-thrive siya doon, mas dumadami yung dahon niya doon kasi medyo tinatamaan siya ng direct sunlight. Pa-shaded siya kasi nasa ilalim siya ng mga succulents ko tapos ng mga peperomia. So hindi naman siya naka-direct sunlight, pero may shade pa rin kahit papano. Tapos, parang tamang-tama lang yung pwesto sa kanya. Kaya, hindi nasusunog yung mga dahon niya kahit medyo nakaka-receive siya ng direct sunlight kahit alas 12 ng tanghali. Pag indoor yung silom nyo, kailangan may hangin siyang nare-receive or pag sa kwarto siya inilagay, kailangan hindi siya nakaka-receive ng direct na aircon or mas maigi. Electric fan lang, paikot-ikot lang yung electric fan sa kwarto or kung saan siya nakapwesto, hindi siya pwede sa direct na aircon. Hindi siya pwede siya malamig yung panahon kasi nakakita naman tayo dito ng mga silom sa ano sa loob ng mall, 'di ba? Pero kung direct na direct sa kanya yung AC, yung aircon, tapos yung tubig ng aircon laging nakatutok sa kanya, syempre pagka yung aircon ay nakatutok direkta dito, yung parang nagmi-miss na siya noon araw-araw. Ayun, dun siya matutunaw talaga. Kailangan, kahit malamig yung lugar nyo, dapat hindi nakatutok sa kanya. Ilipat nyo siya ng pwesto na hindi matututukan ng aircon. Electric fan lang, pwede na siya doon. Magta-tribe siya sa indoor. Ang ganda niya sa indoor. Basta, merong morning sunlight or kahit indirect sunlight, yung malapit sa bintana or pintuan. Basta makakuha ng kaunting sunlight para magkaroon siya ng mga bagong dahon. Yun nga lang, dapat huwag nyo siyang diligan ng diligan kasi pag araw-araw nyo siyang diligan, lalo na sa indoor kayo, kahit pa may electric fan yan, matutunaw pa rin yung silom. Number 5 na mali nating pag-aalaga sa silom ay yung hindi natin sila nire-repat, lalo na pag malalaki na masyado yung silom, pag mga punong-puno na talaga ng ugat to. Kasi ang mangyayari doon, maninilaw na yung mga luma niyang dahon, unti-unti na yan maglalagas, kasi nga, hindi na sila nakakakuha ng soil at nutrients sa potting mix nila. So, kailangan na nilang, lalo na pag ang silom ay puro ugat na yung nasa paso, kailangan na natin silang i-repot. Masisira yung halaman, mamamatay yung halaman pagka hindi natin sila pinalitan ng paso na mas malaki dun sa ugat niya. Kung magdidikitan lang sila ng magdidikitan, yung mga dahon nila, yung mga lumang dahon, magi-give up yun, babagsak yun, maninilaw to hanggang sa matuyo, tapos mamamatay na hanggang sa maubos na yung silom mo. Or kung hindi mo sila i-repot, at least mag-propagate ka or magbawas ka. Pag pinropagate siya, tatanggalin mo lang yung isang katulad nito. Ito mas madali itong i-propagate. Ganito lang mag-propagate to. Ayan o. Rooted na yan o. O, naputol ko yung ibang ano. Ayan. May makikita ka dito. Ayan o. Paghiwalayin mo lang yan. Make sure na
yung bago niyang, yung mga shoots niyang bago, ayan. May kasamang ugat. Bago mo siya, oh, katulad nito, oh, na-separate na siya. Ayan. Pag mga ganito, make sure na may mga bagong ugat or may kasamang ugat siya. Tulad yan. Babaklasin ko to. Ayan, may ugat siya dito kasama. Ayan. Tapos yan. Tutuloy natin. Ayan. Kahit walang cutter, care nyo yan. Basta magugas kayo ng kamay pagkatapos nyo mag-propagate. Ayan. Mabubuhay na yan. Bagong silum na yan. Ayan o. Bagong ano na yan ulit. Tapos, make sure na may mga ugat siyang kasama. Katulad yan. Putol-putol lang. Mas maganda nga siyang yung ano, Brazilian, mas maganda sa propagation or paramihin. Kasi yung local, pinuputol pa yun dito sa gitna. Hindi siya masyado nagkakaroon ng shoots dito. Yan, katulad yan. Oh, puputulin mo lang. Kahit wala akong cutter na gamit. Napuputol ko na siya. Basta may kasamang ugat. Yan. Yan. Bagong silong na yan. Dami ko nakuha. Ah. Yan. Yan yung mother plant na to. Tapos, ito yung nakuha natin sa kanya. Diba? Tapos, ito pa yung isa. Oh, bali, apat na sila. Ganun lang mag-propagate. Saka natin siya ilagay ulit sa paso. Make sure na maliit lang yung pasong paglalagyan nyo dito kasi, ayan o, kasi maliit pa lang yung roots niya at kakaunti pa lang, diba? At pag dumating sa inyo yung silum nyo na may ganito, naninilaw yung isang dahon or yung dalawang dahon sa baba, yung mga lumang dahon, normal po yun kasi nakulob sila sa pinaglalagyan nila. Ang hindi po normal ay nagtutunaw na yung mga leaves nila at yung mga petiole nila. Yun yung hindi normal. Ang ganda rin niya pag firm na firm, tapos mas mabilis siyang nagkakaroon ng mga dahon pag nag-root bound siya. Yun nga lang, pag nasobrahan naman ng root bound, doon na siya, unti-unting maglalagas at mamamatay. Ayun po yung top 5 na mistake natin sa pag-aalaga ng silum. Sana mapabuhay nyo po yung mga silum nyo, lalo na pag bagong bili or bagong halaman siya na aalagaan mo. Don't forget to click like kung nagustuhan nyo po or nakatulong po ako sa mga bagong mag-aalaga ng silum dyan. Thank you guys for watching. Don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod po pong upload. Thank you guys for watching. Bye-bye.